Panginoon, alam ko pong may dahilan ng lahat ng mga nangyayari sa amin. Pero, maaari po bang makiusap? Maaari ba akong umapila? Kung ano man ang gusto niyong mangyari kay Flor, kung gusto na ninyo siyang bawiin sa amin, maaari po bang huwag muna? Maawa kayo sa amin. Kakukuha mo lang ng anak ko si Florida. Huwag naman sana po agad si Flor. Kung talagang iaadya niyo na magkasama silang mag-ina, maaari po bang ako na lang ang kunin ninyo. Tatanggapin ko po ng maluwag. Huwag lamang si Flor. Gusto ko sanang maranasan pa ni Flor ang buhay. Gusto kong maranasan niya ang biyaya na pagpapala mo sa mga taong sumusunod sa utos mo. Napakabait ni Flor para hindi mo ito iparana sa kanya dito sa lupa. Alam kong mararanasan niya ito dyan sa langit, pero iparanas niyo din po sa kanya sana dito. Kaya huwag mo na po siyang kunin sa amin. Ako na lang. Oh, Diyos ko. Ako na lang ang kukunin ninyo. Huwag lang si Flor. Huwag na si Flor. Wala man iiyak sa akin masyado. Sila manang lang, pero kay Flor, madami. Madaming malulungkot. Kaya nakikiusap po ako, Lord. Nagdadasal ako sa inyo. Pagalingin niyo po si Flor. Aling Teresa, sila nanay po umuwi na, hinatid si Baby JR. Hindi na po sila nakapagpaalam sa inyo eh. Si Annie at Hener, dinischarge na rin po. Dahil hindi naman ganun kalupa yung mga sugat nila. Okay lang. Nandito pa naman tayo. Ang sabi ng mga doktor, in-induce daw nila ang coma ni Flor para hindi mamaga ang utak. Makikising si Flor. Kinagawa ng doktor ang lahat ng kailangan nilang gawin
nandito tayong lahat. Lahat tayo nagdarasal. Pati si Lisa. Nandun si Lisa sa chapel. Nakikinig ang Diyos sa lahat ng mga panalangin natin. Nakikinig siya sa ating lahat. Magkakasama din tayo, anak. Pero hindi ngayon. Bakit po? Bakit ayaw mo na ba makasama si tatay mo, si Tita Beth mo, si Baby JR, si Liza, si Tito Arnold, lola mo, si Hiner? Masaya naman po. Kaso naaalala ko po kayo at nalulungkot po ako. Anak, lagi mong kasama ang nanay. Kahit saan ka pumunta, kasama mo ang nanay. Anak, matagal ka pa mabubuhay kasi marami ka pang gagawin sa buhay mo. Balang araw, magkakasama din tayo. Dear Jesus, alam ko pong bad girl ako. Alam ko po, marami ako nagawang mali. Lalo na po kay Flor. Pero hindi nyo pa rin po pinaparusahan. Si Flor, mabait. Hindi po siya naging sakit ang ulo ng panay niya. Kasi ako po yun dapat parusahan nyo. Ako po yun. Ako po yun. Kasi po, huwag niyo pong pahirapan si Flor. Huwag niyo po siyang kunin sa akin ngayon. Huwag niyo po siyang kunin sa akin ngayon. Anak, anak, ba't ka bumitiw? Ano't mo ginawa yun? Anak, kaya ko. Huwag mo munang kukunin ang anak mo. Hindi ko kakayanin. Huwag mo siyang kukunin. Parang ako. Panginoon,
Hindi ako karapat dapat na humiling sa'yo. Pero naniniklood ako. Nagmamakaawa. Huwag mo kukunin ang anak ko. Saan ka man. Pero pwede ba iwan mo muna siya sa amin? Wala ang parte ng puso namin nung nawala ka. Nawawala si Flor. Kinuha mo na lahat. Wala ka nang tinira sa akin. Maghihintay ng kamatayan na magdadala sa akin sa inyo. Ano pang rason para nandito ako? Makikiusap ako, mahal. Sa amin si Flor. Nahihirapan ka na ba? Anong masakit sa'yo? Alam mo, narinig mo ko. Humihingi ulit ako ng patawad. Kasi, marami-marami salamat. Alam mo, pinilit mong bumitaw para maligtas ako. Kasi alam mo, nahihirapan na si Papa. Na tayong dalawang hawak niya. Dapat ako yung pinagkakaganyan eh. Dapat ako yung hindi iniiwan ng mga tao. Kasi bad girl ako eh. Girl, pagkap mawawala, ayokong iiwan mo kami. Marami pa tayong gagawin na sabay tayo. Gusto kong ipakita sa'yo pagiging good girl na ako. Gusto ko bawian ka dahil ginawa mo yung mga kaibigan para sa akin.
Kaya nga ako nagsasal kay Jesus eh. Nagumaling ka. Mabuhay ka ng matagal. Mahal na mahal kita, Flor. Flor? Flor? Naririnig mo ba ako? Anong nararamdaman mo? May gusto ka bang sabihin? Tubig po. Oh,
eksena sa Flor de Liza ay yun siguro yung last breath ni Ida. Isa yon sa mga pwede kong sabihin na habang buhay kong ikukwento, isang magandang eksena na nagawa ko sa buhay ko sa showbiz. Ito yung unang show na ginawa ko na kumbaga in-embrace ako nung bumalik ako sa ABS. Kaya hindi ko makakalimutan tong show na to at lahat ng mga miyembro ng Flor de Liza. Sa lahat ng mga sumubaybay at nagmahal sa Flor de Liza, maraming salamat po. Hindi ko po ito makakalimutan tong Flor de Liza nang dahil sa inyo. Salamat po. Aba, parang may party dito ah. Salamat sa Diyos at ligtas na si Flor. Yay! Kailan na daw po ba ang labas? Ewan ko, inaantay namin ang abiso ng doktor. Pero, nako, yung apo ko, malakas na ngayon. Siguro, dalawang araw lang, lalabas na itong si Flor. Ah, Puslog, serve mo nito, Bob, sa mga bata. Papa? Ako daw, mag-serve dito, so... Uminom tayo ng gamot mamaya, ha? Para makatulog ka ng maaga, ha? Maraming salamat! Maraming salamat! Welcome home, anak. Anak, wala nang sakit. Wala nang takot. Wala na rin si Teacher Daisy. Kaya magiging masaya na tayo. Magaling mo, Flor. Mamamasyal tayo. Sigurado, pumunta tayo sa beach. Gagawin nating totoo yung mga pangarap natin ngayon. Maglalaro tayo habang naka-princess costume. Welcome home, Flor. Salamat. Kumain na. Nata! Kumain ka, anak, agad, ha? Oh, baby! Oh, namiss ko ng daddy! Namiss ko ng daddy! Hello po! Magandang araw! Santay! Uy, Arnold! Beth. Ay. Abay, nagpunta kami sa ospital. Nauna na daw kayo dito, kaya dito na kami tumuloy. Uuwi muna kami ng Abra. Nag-apply ako sa barko eh. Tutuparin ko lang yung mga pangarap ni Florida nang maikot ko yung mundo. Arnold, alam ko kahit kailan hindi mo makakalimutan si Ida. Kaya para mabawasan yung sakit na nararamdaman mo, sige. Mamimiss ka namin lahat. Basta kapag nagbakasyon ako, ha, i-welcome niyo ako para naman makita ko itong batang to. Oh, at pag naman balang pasok sa school, magbakasyon naman kayo sa Abra. Ay, oo. Ako naman ang dalawin ninyo. Kami. Oh. Apo. Magpapakabait ka dito, Apo, ha? Tatandaan mo lagi ang tinuro namin sa'yo ng nanay mo, ha? Nawala lang po yung katawan ni Nanay Lola. Pero dito po sa puso ko, buhay na buhay po siya. Basta na, Arnold. Kahit saang lupalop man tayo ng mundo mapunta, hindi mapuputol yung ugnayan natin bilang isang pamilya. Ha? Oo. Eh, halika pa, kumain na muna. Kayo ba o kayo lumawas? Halika nga. Tayo na. Tayo na muna. Magkasalo tayo. Mahaba pa kong biyari nyo. Ay, no. Sir.
Usap tayo. Tara. Ang lahat ay may katapusan. Ang buhay ay may katapusan. Pero hindi ang mga bagay na ginawa natin sa kapwa at mga mahal sa buhay. Dahil yun naman ang mahalaga, ang mabuhay ng may katuturan. Kahit na mahirap gawin dahil minsan mas maraming panahon na nasa dilim tayo at nahihirapan. Pilitin natin gumawa ng bagay na hindi para sa sarili lamang. Ano ba ang mga bagay na ito? Ito ay hindi ang iyong nakuhang tagumpay, ngunit ang kahalagahan noon. Hindi kung ano ang iyong natutunan, kundi ano ang iyong itinuro. Ang kahalagahan ng integridad, habag, tapang at ang kapasidad na magmahal at magpatawad. Ang pagluhat, paghipi, sana'y di pa pagpapaya. 5, 4, 3, 2. Action! Second set up. Tao yan, Arnold, eh. Hindi, nabulog pa ako. Sorry. Kasi kapag isa lang yung nag-effort, isa. Sorry, pabulog. Patay na ba, Ron? Hindi na napalita. Si Lisa, yung asawa ng kapatid. Asawa ng kapatid mo? Yan! Yan mo kong ngayon na meron palang CCTV cover at pwetter, at pwetter, at pwetter. Babalik nga po ako. Ito pinasama dito. Ay! Balik na dyan sa iyo ko. Parang Arnold, ha? Sa edad din, para sa edad.